how do we build trust? Ayan, how do we build trust? Importante to. Kasi hindi lahat ng tao na makikita mo ay pagkakatiwala ang kakaagad. Pag pumapasok ang bago, lalo kung magaling, lalo kung, alam na, di ba? Merong magandang credentials, di ba? Minsan, nai-intimidate yung iba. Pag nai-intimidate yung iba, they don't want to trust. Marami tayong pag-uusapan ngayon. Hello, 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 hello. Kamusta na kayo? Kamusta na ating mga OFW sa mga nakikinig all over the world? Hello kay Ate Venji dyan sa Italy. Ayan si Ate Venji. Yan ay laging naghahanap sa atin. Oo, hinahanap ako. Wala naman ako utang sa kanya. Sabi niya, namimiss ko na ang tawa mo, Miss P. Ako, namimiss na rin kita. Anyway, ito na, pag-usapan natin ngayon. Sabi sa akin, Miss P, wala ka bang balitang artista? Relax, relax. Hahanap tayo ng magandang balita. Hindi pa kayo nagsasawa sa balitang artista? Pwede ba? Yayaman ba tayo pag binalita natin yun? O, ito na lang, pampaganda, pampagood vibes. Pampa-good vibes. Ito, I just want to share with you, ito lang mga nakita kong mga magagandang i-share ngayong araw na to. Meron kasi akong, most of the time, ngayon lalo na ngayon, panahon na kung saan marami ang mga nawawala ng trabaho, panahon din na kung saan may mga nag-a-apply sa mga iba't ibang kumpanya. At may mga tao na they don't know if they can actually trust people. Or, syempre, yung mga nag-a-apply, although it's not in their bad intention, whatever their intentions are, minsan you really have to build trust. Diba? Minsan kakilala mo na nga parang hindi ka pa rin convinced that you really trust that person. So how can you actually build trust? Sabi ni Simon Sinek, ang isang team daw, ang isang team, no? Sa isang grupo or isang basketball team, isang grupo, the people that you work with, they don't work with each other, but they have to trust each other to work well with each other. Hindi pwedeng makapagtrabaho ng maayos ang mga taong miyembro o kasapi ng isang grupo kung they don't trust each other. Bakit? One would always doubt na this guy will get the job that he has. Tatagalugin ko. Yung isa, because ngayon masyadong scarce ang trabaho, masyadong kulang tayo sa available na trabaho dahil marami nga pong nagsasara na kumpanya. Most of the time, yung isa pag pumapasok ang bago, lalo kung magaling, lalo kung, alam na, di ba? Merong magandang credentials, di ba? Minsan, nai-intimidate yung iba. Pag nai-intimidate yung iba, they don't want to trust. May alam pa nga ako eh. May alam ako na hindi niya masyadong kilala yung papasok. Just because yung papasok ay additional employee, sinasabihan niya secretly na wala kang mapapala dito. Oo, may kakilala akong ganyan. Lahat na lang ng bagong papasok, sasabihan niya na, wala kang mapapala dito. Kung ako sa'yo, magre-resign na ako. Oo, may ganon. May ganon. I never ever ever thought that that person, that type of attitude existed until I heard it myself, ha? Oo, buti na lang, hindi yan dito sa DWIZ. May naringgan akong ganyan. Ha? Parang tama ba yung narinig ko? Sabi ko, uy, ba't sinasabihan mo yan na umalis? Eka, papasok lang yan dito. Bakit? Totoo naman wala siya mapapala dito. May ganun, ha? So, how do we build trust? Ayan, how do we build trust? Importante to. Kasi
hindi lahat ng tao na makikita mo ay pagkakatiwala ang kakaagad. Maraming itong issue. Marami itong issue. Pwedeng sadya na ang isang tao talaga ay hindi mapagtiwala. For some reason, baka may hindi magandang naging karanasan nung siya'y bata pa, o meron siyang mga trauma, meron siyang mga maybe he trusted or she trusted more than ever before. Nagtiwala ng nagtiwala pagkatapos naloko, no? At simula noon, mas naging maingat dun sa pagkikitungo sa iba at hindi basta-basta nagtitiwala. Meron pa nga akong alam. May kakilala ko, nag-apply siya sa isang ano, no? Isang kumpanya, malaking kumpanya. Ang sabi sa kanya nung naging boss niya, alam mo dito, hindi importante ang tiwala. Dito, importante kung ano ang ginagawa mo. Kasi hindi kami basta-basta nagtitiwala. Ganon. Sa akin, importante ang tiwala. Kasi, bakit ka na andyan? In the first place, bakit ka kinuha kung hindi ka pinagkakatiwalaan? Uh-huh. Do you actually have to trust the person immediately? Agad-agad ba? Ganun ba agad yun? Of course, trust has to be built, no? It has to be earned, no? You have also have to prove, kinakailangan patunayan mo sa iyong mga kasama na ikaw ay dapat pagkatiwalaan. In the first place, ikaw ba? Ikaw ngayon na nakikinig, ikaw Ate Mervy, pagkakatiwala mo ba ang anak mo sa taong hindi mo pinagkakatiwalaan? Obviously, hindi, di ba? Pinagkakatiwalaan mo yan at ayaw mo ngayon binapahawak ang mga anak mo kung kani-kanino gusto mo sa taong pinagkakatiwalaan mo. Unang-una, ito importante. This is really so important. Especially, ito, I agree to this. I really agree to this. Ito ha, minsan pa nga may mga taong pinagkakatiwalaan mo na they break your trust. Kasi may nakikita ka na nagsisinungaling sila. Oh, by the way, ang pagsisinungaling, kahit na hindi mo yan sinasabi, sabi nila, nothing that this person knows would hurt her. Di ibig sabihin, hindi mo sinabi, hindi ka nagsinungaling. Pero, di ba, dahil sa ikinubli mo ang totoo, nagsinungaling ka na rin doon. We cannot be 100% honest. May mga white lies naman talaga eh, di ba? That's forgivable. Pero yung matitindi yung mga bagay na talagang dapat sinasabi mo, pero hindi mo sinasabi. Okay, eto. Number one. Kung sinabi mo na ang gagawin mo ay gagawin mo at hindi mo ginawa, mahirap kang pagkatiwalaan. For example, sinabi, ito obvious to obvious to, lalo sa mga ano, mga mag-aaral. Mga mag-aaral daw, di ba? O pagka-group work, di ba? Sasabihin ng isa, akin ang introduction, no? Akin ang body, o yung isa sabi niya, oh sige, I'll do the research. Yung iba, oh sige, I'll do the graphics. O yung isa naman, I'll do this one and do that one. No? So everybody has their own assignment. Pagkatapos, ang ending, ikaw lahat ang gagawa. Kasi you trusted them so much, tapos pagdating doon sa panahon na kinakailangan na magsasubmit na kayo ng project ninyo, wala. Puro kayo nga. Kasi walang natapos. Walang natapos. You trusted so much. Tapos wala. Walang natapos. Walang nagawa. So, ikaw ba? Kung for example, meron kang taong kakilalang ganyan na pinagkatiwalaan mo, sinabi niya sa'yo ito, pagkatapos hindi naman niya nagawa. Example, meron akong kakilala. Meron silang ano, merong isang negosyo, itong kaibigan kong ito. Sabi niya, sige, sama tayo. Kung gusto mo, makisosyo ka dun sa negosyo ko. In other words, this friend of mine is trying to help the other person, yung kaibigan niya, para makabangon, no? Makabangon doon sa hindi masyadong
magandang naging turnout ng kanyang trabaho. So, eh, may pera din naman at saka magaling din naman. Sabi niya, sige, kung gusto mo ito, mag-agree tayo na ganito ang gawin mo, paayos ko ganyan, etc., etc. Marami siyang nilabas na, hindi man sobrang daming nilabas ng pera, pero naglabas siya ng pera, kapital kahit papaano, itong kaibigan ko. Only to find out na ito palang kausap niya. Nagsabi na nang nagsabi, sige, dadalhin ko yung ganitong equipment ko, dadalhin ko yung itong machine, dadalhin ko yung whatever, no? Whatever it is that he promised, he never delivered. Ganun, oo. But then again, itong kaibigan ko kasi masyadong maano to eh, mapagtiwala talaga eh. Baka naman ano, no? Baka pinupull out pa sa kabila, baka naman, etc. Giving the benefit of the doubt, no? Hanggang sa finally, na-feel na talaga ng kaibigan ko that he is being taken advantage nitong isang kaibigan, kamarkada niya. At lahat ng binanggit na sinabi niyang idalagay niya doon sa negosyo ay hindi ginawa. O, diba? Paano mo pagkakatiwalaan yan? O, ito pa. Importante ang communication. Communication sa kahit na anong relasyon. Kahit na anong relasyon, importante ang communication sa kahit na anong relationship. Ang communication is two-way. Ah. May receiver, may message, at may sender. Hindi puro sender lang. Oh, salita lang siya ng salita, hindi naman nare-receive. O kaya naman, yung receiver, hindi receptive. Uh-huh. So, kinakailangan yung nagsasend ng message, malinaw siya sa sinasabi niyang mensahe at naiintindihan yung mensahe niya ng tumatanggap na message. At may agreement. And the communication has to be open. Hindi pwedeng isa lang ang nagsasalita. Kung ano lang gusto niya sabihin, yun lang ang matutupad. Eh, hindi communication yun. Ang ano doon, diktaturya yun. Di ba ano kuya, no? Diktaturya ang tawag doon. Ayaw. What happened? Oh, eto ha. Hindi pwedeng nakita tayo ngayon. Pinagkakatiwalaan na kita agad. Yan, it is being built one day at a time. Na kailangan, you have to build it together. One has to, I don't have to prove anything to anyone. Mas gusto ko nga authentic yung tao eh. Kung ano siya yun, maganda na yun. Kung ano siya. Oo. Makikita mo kung dapat ba siyang pagkatiwalaan. Ito, I tell you one thing. Meron akong isang kakilala. Sabi niya sa akin. Matatawa to pag kinuwento ko to eh. Nakikinig yan ngayon eh. Nakikinig yan. Sabi niya ganun sa akin. Sabi ko, nasan ka? Sabi niya, SSS po. Nakikilala mo na ba kung sino ka? SSS po, sabi niya. Sabi ko, talaga, nasa SSS ka na? Ano oras ka pa dyan? Kanina pa po, maraming pila sa labas. Maraming pila sa labas. Sabay, tumilaok ang manok. Tumilaok ang manok. Sabi ko, may manok sa SSS. Hindi, ma'am. Papasok pa lang ako. Pasakay na po ako ng ano. O, saan ka ba talaga? SSS? O saan ka talaga? Siyempre, nag-init ang ulo ko. Kasi pinagkakatiwalaan mo yung putao. Tapos, ganun ang ibabalik sa'yo. Diba? When you caught someone who is being dishonest to you have to call the attention of that person. Immediately, kinakailangan sabihin mo kaagad sa kanya, ah, teka lang, huli ka. Oh, di ba? Or, pwede mong sabihin sa kanya na, ayan, nag-text tuloy sa akin na alam na raw niya. Oh, di ba? You have to caught the attention of the other person. Kinakailangan tawagin mo siya. Kausapin mo, pero oo, nandun yung inis, pero huwag kang magagalit na parang it's the end of the world, di ba? I-explain mo sa kanya, you communicate it well, openly, how important honesty is to you. Sa akin, importante yan. Pinalaki ako kasi nung tatay ko, sabi niya, alam mo, sabi ng tatay ko, dito sa bahay na ito, kung nabubuhay pa siya, bawal ang magsinungaling.
malalaman at malalaman ko kung nagsisinungaling kayo. Kung gusto ninyo na maganda ang maging samahan natin bilang mag-aama, mag-iina, buong pamilya, walang taguan ng kasinungalingan kahit na gaano pa ito kasama. Kahit ito'y ikagagalit mo. Ikagagalit ko. Ayan ha? So, in other words, importante ang pagsasabi ng totoo para mag-build ang trust. Yun, no? Dapat kinakailangan mag-build ng trust by saying the truth. Na pinag-usapan natin ang tiwala. By the way, I did a video tungkol sa tiwala. Ano ha? Hindi sa kung paano tayo. Bakit may mga tao talagang hindi mo pagkakatiwalaan? Sino ba yung dapat mong pagkatiwalaan? Ano na? Nandun. Very, very brief yun. Less than 10 minutes yata yun eh. Oh, napaka-ikli. Oh, mas maikli kaysa dito sa sinasabi ko. Pero ito kasi, itong binabagit ko sa inyo ngayon, ay mahaba-haba ito dahil pwede mong gawin to build trust in a relationship. Meron akong favorite part dito eh, na gustong-gusto ko aside from the ano, yung isang binigay kong ano is honesty. Sabi ni Kuya Dante, ayan si Kuya Dante, certified naturopath. Huh? Nakikinig daw sina Kuya Dante at saka si Ate Mi. Hello, hello. Hello. Ko na to para matapos o para matapos. Ay, nag-request kasi dito sa akin eh. Anyway, o ito na, value long-term relationship than short-term success. Meron ako isang friend, kukwento ko naman itong mga kaibigan ko to, marami mga kwento sa akin to eh. Sabi niya, alam mo ba, nitong mga 6 weeks daw in the pandemic, yung umpisang-umpisa pa lang, di kinakailangan na rin niya magpakulay ng buhok, no? Haba-haba na rin ang buhok niya dahil supposed to be 2 weeks before siya before ng lockdown magpapakulay siya, eh, hindi na niya nagawa. Then lockdown came, yung ECQ nga, at ayun na nga, sobrang haba na raw ng kanyang puting buhok. Someone, isang kaibigan niya recommended, isang kakilala, sabi niya, hindi ko ito kilala kung paano magtrabaho, pero pwede mong subukan. So, isa daw na nagtatrabaho sa isang salon, binabanggit yung mga ibang malalaking salon. So, nagtiwala nga siya, no? Tiwala siya, sige, kagulawin mo na yung buhok ko, kulayan mo na't lahat-lahat dahil sobrang haba na ng kanyang puting buhok. Anyway, nung natapos, nagkaroon ng damage yung buhok, na dry. Tapos nagkaroon ng iba-ibang kulay, yung puti na supposed to being natakpan. In other words, hindi natakpan ng maayos. So, hindi maayos ang trabaho. At malaki ang ibinigay niyang pera. More than doon sa ibinabayad niya talaga sa kanyang suking hairdresser. Eh, ang usapan nila, pag nagustuhan kita dahil dito naman gagawin sa bahay, ito ang sabi ng kaibigan ko, eh, ikaw nang kukunin ko kahit siguro once or once every 2 months, para ikaw nang mag-alaga ng buhok ko. Hindi ko na kinakailangang ipasok ang sarili ko, no, at risk, no? Yung sarili ko sa dami ng tao sa isang salon. Anyway, after that, hindi na niya tinawag muli. Oo, dahil nga hindi niya na ito pagkakatiwalaan doon sa kanyang buhok. Ang ganda ng hair ng friend ko. Ang ganda-ganda, naging dry, no? Naging brittle, tapos iba-iba yung kulay. So sabi niya, I will never ever call that person again and have my hair done with her. Oy, she took how much money? Eh kung sana inayos niya ang trabaho, at inamin niya na hindi maganda, hindi siya masyado marunong sa pagkulay ng buhok, eh di sana hindi nangyari yon. At hindi sana nagkaganong-ganon yung buhok. O di sana may kaibigan pa siya. Ayan ang tinatawag na long-term relationship than a short-term success. Nagkaroon siya ng ano, pera for the meantime, pero hindi na siya makakakuha pa ng pera ulit. Parang walang value for money.
No? It's a waste of time, waste of money. Yun ang nangyari doon. So, ang taong yan, hindi-hindi na raw pagkakatiwalaan ng kaibigan ko, according to her. Ay, ako naman man, no? Hello? Oo. Diba? Oh, ito pa. May binabanggit dito. May mga negosyo na mataas maningil. Naalala ninyo yung sa mask? Ito, yung mga mask. Oh, yung mga mask na ibebenta ng 1,400 pesos ang isang kahon noong unang mga araw ng pandemic. There's a shortage, no? Meron nga bang masama doon? Eh, law of supply and demand, no? Ang binabanggit dito, is it moral? Kung for example, ako, bumili ako sa kanya, eh alam ko ang tunay na presyo. Bibili ako kasi kailangan ko eh. Kinakailangan ko na. Hindi ko na maaantay pa ang pagbaba. Kailangan ko na ng mask. No? Lumalabas ka, kinakailangan mo magsuot ng mask. Talagang ano ka, hook na hook ka doon sa presyo na ganung kataas. But would you still trust that person? Ha? Ako hindi na. Hindi na. Buti na lang, I was able to get, for some reason, a month before the pandemic, before lockdown, parang ilang ano ba yun, ilang kahon ng mask, yun ang ginagamit ko. O eh, may kakilala nga ako, pinsan na niya, nagbebenta sa kanya eh. Ang taas ng presyo ah. Ibang klase eh. Oh. Oh, ito binabanggit kanina ni Tom Selleck, ni Simon Sinek, no? Doon sa hindi nakakakalala kung sino to si Simon. Sino ba si Simon Sinek niya? Ito po isang, he's an author and also a trainer. Trainer to ng mga sikat na mga multinationals abroad, no? Marami siyang mga kino-coach na mga executives, no? Na naging mayaman, naging super multi-millionaire, super na multi pa. Oh, sobrang exage na yan. Oh, isa sa mga sinasabi niya, ang trust daw ay nakakapag-generate ng commitment. At yung commitment ay nagfo-foster ng teamwork. At yung teamwork ay nagbibuild din ng trust. Yan. Yung sinasabi niya kanina na yung team is not actually working with each other but trusting. More than anything else, they have to trust each other. Alam niya na something happens to me, something happens to the other person, nandyan, there's someone who's going to back him up. May sasalo sa kanya. Iba yung ano ah, iba yung sasalo dahil irresponsible yung isa. Hindi yun. In other words, saluhan. Pagdating sa trabaho, they trust each other. Alam niya na gagawin ng kabila yung trabaho niya at alam nung kabila na magiging successful yung project nila dahil pareho silang nagtutulungan at pareho silang nagtitiwala sa isa-isa. Pag hindi mo pinagkakatiwalaan yung kaibigan mo o yung katrabaho mo, most of the time, ang iniisip mo, rivalry mo siya. Kakompetensya mo sa kahit na ano. Pwedeng kakompetensya mo sa trabaho, kakompetensya mo sa posisyon. Oh. Eh, pagka ganun ang mindset ng isang tao dahil hindi niya pinagkakatiwalaan, ang kanyang katrabaho, most of the time, magsisiraan yan. Magsisiraan yan. Especially when the other person do not trust yung kanyang capability. Marami nga yung nangyayari sa mga ilang mga korporasyon ngayon, mga kumpanya, big and small, because there is nga a scarce of work. May mga iba na mga hindi masyadong magagaling, ang magaling lang sila sumipsip sa mga boss nila, di ba? O, may mga ibang ganon, yung hindi sila masyadong magagaling, ang gagawin nila, sisiraan nila ng sisiraan yung magaling. May mga ganong nangyayari ngayon. May it be pandemic, lalo na ngayon. Dahil nga merong scarcity. Takot lahat na mawalan ng trabaho. Takot lahat na mawalan ng pagkakakitaan. Kaya ang ginagawa ay siraan ng siraan. Ngayon, if you trust the person in your team or the people in your team, if you trust the people that you work with, hindi ka gagawa ng ganun. At alam mong hindi din nila yan gagawin sa'yo. Bagkos, pagbubutihin pa ang trabaho para mas maganda ang magiging negosyo at lalaki yung negosyo despite the pandemic. Aha?
and everybody will be contributing their ideas para mas lumaki yung kanilang kumpanyang pinagtatrabahuan. Mas maganda yan kahit hindi panahon ng pandemic. Ito, napag-usapan na natin ito, ha, yung be honest. Nabigyan ko na sa inyo itong example na ito. Alright, ito ang pinakamaganda. Kung kaya mo din lang naman, pwede mong i-coach. Pwede mong i-coach ang mga kaibigan mo, katrabaho mo, kaibigan mo. Ito in a relationship. Alam mo, meron akong isang ano, i-share sa inyo. Meron isang broadcaster. Alright. Sikat ito, sikat. Ang kanyang anak at asawa, ang isa sa mga tumutulong sa kanya para mag-research at kino-coach siya. Kino-coach siya in a way na, oh, ito magandang topic, ito hindi magandang nangyari kanina, ito yung magandang topic na sinabi mo, ito yung punto na maganda, ito yung magandang reaction dyan. Alam mo yon, kasama siya sa production. Kasama yung anak at saka yung asawa doon sa pagpapaganda nung production nung lalaking broadcaster na ito. Ang ganda-gandang tignan, no? Ang ganda-gandang tignan dahil meron silang input, meron silang input. Ang sarap tignan kasi supposed to be ang kasama mo sa mga ganyan, aside from, syempre, meron namang mga production staff yan eh. May mga post-prod, pre-prod, di ba, no? May mga ganyan eh. Madalas nag-uusap-usap talaga bago mag-programa. Alam mo, yung namatay na kasi itong broadcaster ito, pero yung wife niya is really one of the person who empowers itong broadcaster na ito to do his job well. Ah, andiyan yung mga maraming dyaryo, research sa internet, etc. No? Yung mga taong i-interviewin, naka-line up na. Talagang ano, no? Kino-coach niya. At hindi ibig sabihin tinuturuan, kino-coach lang. Kino-coach lang. Ano bang gusto mo mangyari ngayon? Gusto mo ba ito? Gusto mo ba yan? Gusto mo to? Ang galing, di ba? Parang teamwork sila. Because they trust each other. Eto pa, maganda if you will show other people that you care about them. It's all about caring. When you care about other people, they will care about you too. Love begets love. Trust begets trust. Maniwala kayo dyan. Oh, ito kahit sa sales, di ba? Kahit sa sales. Most of the time, mga salesperson, most of the time, mga nagbebenta ng kotse, ang ibebenta sa yung kotse ay yung kotse na mas malaki ang komisyon nila. Diba? Siyempre, mas malaki yung komisyon nila, mas malaki yung kikitain nila. Madalas naman, ang kinikita ng mga salesperson, hindi naman bibili yung customer, lalo kung private individual ito, na tatlo agad na kotse. Bibihira yung ganun. Most of the time, isa muna, babalik yan sa'yo after 2 years, bibilit ng isa, babalik uli, bibili ulit ng isa pa, diba, no? Pero, pagka sinabi mo, yung isang customer, for example, sinabi na dito sa ahente, alam mo, kailangan ko van para sa pamilya ko, dahil yung anak ko, blah, blah, blah. So, sinasabi niya na yung needs, no? Kung ang ahente ang magbibigay ng sabi niya, hindi, ito na nakunin mo, itong sedan, kasi ito mas stable, ganyan, kasya naman sila kahit apat sa likod, di ba? Hindi pwede. Ang ibibigay dapat ng ahente ay yung kinakailangan ng customer, kahit mas maliit ang kanyang kikitain sa komisyon. Yan. Example lang yun. Alright, ito pa, always do the right thing. And walk with integrity. Ito na, ikwento ko na to sa inyo noon. Meron akong isang nakasama dati sa trabaho. This is my personal experience. Yun nga, nagkasulutan dun sa isang client, no? Dun sa isang client. Naikwento ko na to noon eh. If you remember that story, ito yung perfect example. Pagka ba, since may history itong tao na to na nanunulot ng isang kliyente, yan ba? Pagka kausap ang kliyente mo, magtitiwala ka? Hindi na, di ba? Parang ang hirap magtiwala kasi may ginawa na siyang masama sa'yo eh. May ginawa na siyang hindi maganda.
alam mong nanunulot at paniniwalaan mo pa ba yung taong na yan? Kahit nasabihin mo, baka pwede kong, lalo na pagkakunwari, baka pwede kong kunin yung number niya kasi may meeting sa ganito, ganyan, kailangan yung mga, alam mo yun? Parang, right, di ba? Oo, ako na lang magsasabi, di ba? Oo, sasambahan ko pa kasi baka mami, ang kausapin, di ba? Mailipat ngayon yung komisyon. Siyempre, yung mga ganitong bagay, mag-iingat ka. Diba? Ito, this is one of the things that I really like about building trust, is being authentic. When you are authentic, you don't have to fake it. Wala kang dapat i-fake na kahit na anong personality mo or anything at all. Wala kang kinakailang i-fake na attitude. Wala kang kinakailang i-fake na persona because you are being authentic. And one way para ikaw ay maging authentic ay pag hindi mo alam kung ano ang dapat gawin, you are open to say na hindi mo alam. You are open to admit na hindi mo alam. At kung ikaw ay nagkamali, pwede mo ring sabihin na, I'm sorry, ako'y nagkamali. That is being authentic. Ako, pag sinabi sa akin ng isang tao na, nako, pasensya ka na, hindi ko alam ang sagot sa tanong mo, I would trust that person even more. Even more. I would trust that person even more kasi alam ko na hindi siya magsisinungaling sa akin at magpe-pretend as if alam niya lahat ng sagot. Mm. Di ba? Yun yung mga ilan lang sa ano ha, sa mga binabanggit ko. Baka meron akong hindi nabanggit eh. Sabihin niyo sa akin kung meron akong hindi nabanggit ito that will help you build trust sa isa't isa. Importanteng ano dito, ang importanteng dapat din yung malaman dito ay yung honesty, a person with integrity, importante yan, honesty, hindi nagsisinungaling, as much as possible. Malalaman at, alam mo, ang galing talaga ng Diyos eh, malalaman at malalaman mo kung isang tao yung nagsisinungaling sa iyo, if only, malalim din ang ano, intuition mo, mataas o malakas ang iyong intuition. And for you to build that intuition, kinakailangan meron kang, sa akin, this is very effective. Meditation is really, really, really effective. Pagka nasa stress ako, I'll just close my eyes and have a deep breathing and offer. Alam mo, akala ng iba kasi ang meditation, yung parang nagpo-float ka sa hangin, alam mo yon. Hindi naman ganon. Meron ding mga taong ganon in their deep meditation, talagang transcendent tawag dyan, meditation. Hindi yun ah. Meditation lang yung quieting of the mind. Yun ang binabanggit ko dito. Yung meditation na ganung klase. When you meditate, mas tumataas ang relationship mo doon sa kung saan ka nanggaling. You call it God, you call it Jehovah, you call it your source, your infinite intelligence, whatever you want to call your God, or the one that you can anchor. Yung pwede mo mapagsandalan, greater than your intelligence, greater than who you are, yun, you get close to that being, no? Eh, mas lalalim ng lalalim ang intuition mo. Nakakarinig na ba kayo ng mga, for example, traffic, pagkatapos, traffic, heavy traffic, okay? Heavy in traffic, and then suddenly, you find an opening somewhere, and then you shifted to go to another place, di ba? To, kahit alam mong malayo, alam mo rin medyo masikip, pero for some reason, parang you are being pushed or you are being led to go to that place. Huh? Ganun. That's an intuition. Binubulungan ka. Iba naman yung may bulong. Iba naman yung may, ito naman yung parang may leading. Leading naman ito. Oh, yung may bulong ka. Aha. Uh-huh. Ayun na nga yung sinabi ko kanina. Yung iba naman yung may bulong. Iba yun ha. Ito yung merong kang may whisper. May whisper in a way na magandang ano, no? Parang feeling ko kailangan kong pumunta doon. Ito, yung mga babae. Pagka alam nila pag ang kanilang mga husbands ay hindi gumagawa ng tama. They can feel it. Oh, mataas ang intuition nila. Do they meditate? Maybe. I don't know. Pero meditation can actually help you
build that muscle of leaning towards the source. Ha? Makikita mo yan eh. Yung iba, makikita rin nila. Isang tingin pa lang nila, alam nila, parang may masamang balak to. O ito, hindi sa pagiging suspicious ha. Mas matining ang kanilang pakiramdam. Ayun, siguro ang pinakamagandang description doon. Mas matining ang kanilang pakiramdam pagdating sa ganyan. Maraming klaseng meditation. And there is many ways to practice meditation. May mga magaganda pa nga mga binabanggit na yung pagginising ka ng alas 3 hanggang alas 5 ng umaga, yan ang panahon para ikaw ay mag-meditate. Akala mo ba ginigising ka lang dahil kailangan mag-wiwi? Maybe. Pero after that, pag meron kang bumalik ka sa kama, hindi ka naman makakatulog agad. You know what you do? You sit down. Mag-meditate ka. Ang daming benefits ng meditation. Maraming health benefits ang meditation. Even your relationships will improve. Maraming, you will be more happy. No? There is a joy that you feel. Lahat naman tayo gusto natin maging happy eh. There is a joy that you feel na kakaiba. Mas matinis ka pagdating sa mga pangyayari. Alam mo kung ano mga dapat mong gawin. You will be pointed to a person or pointed to a situation na ikaw ay malilid doon sa tamang daan. Tamang daan! Ano ba yun? Ikaw malilid doon sa talagang dapat mong puntahan. You will be led to that. Hindi mo kinakailangan mga pa. The only way to do that is through meditation. 3 to 5 a.m. I'll give you one person of several people na gumagawa niyan. Kilala niyo si Tony Robbins? Yung isa sa mga great leaders of yung mga trainers and coach na speakers, motivational speaker. Nagme-meditate siya. May breathing exercise pa siya pagka nagme-meditate siya, no? Kini-clear niya yung kanyang lungs before siya nagme-meditate. Meron pa isa, si Dr. Wayne Dyer, one of the authors that I really, really, truly admire. Mga libro ni Dr. Wayne Dyer, binabasa rin ng nanay ko yan eh. Nung yumao ang aking nanay, nakita ko sa library nanay ko, may mga libro pala siya ni Dr. Wayne Dyer. Ako, I buy books sa Amazon, yung mga Kindle, no? Para madali. Hindi ko kinakailangan magbit-bit ng maraming libro. Nanay ko, siya, fanatic naman yun ng ano. Gusto niya yung the actual turning of a page ng isang libro. Mas gusto niya yung naaamoy niya yung libro. No, yung bango na there's a certain scent that encourages her to read more. Super duper duper dami ng nabasa ng libro ng nanay ko. Andun lahat kay Dr. Wayne Dyer. Karamihan ng kanya mga best-selling books ay naisusulat niya na fo-form niya between that time, that 3 to 5 a.m. Meron din isa pa. Eto, sikat na sikat. Si Oprah. Ayan, si Oprah Winfrey. Nang meditate siya in the morning. There was even one interview, I think, that I watched. Para nabanggit niya that she meditates 3 times a day. No? Short lang, 15 minutes in the morning, during lunch break, after niya mag-lunch, no, meron siyang 15 minutes break, merong me time. Tapos sa gabi, nag-me time din siya 15 minutes before she retires. Mga iba pa nga sa kanila, they do journaling. Lahat itong binabanggit ko, they are all in my YouTube. Puntahan yung YouTube ko kasi yung YouTube, ang dami ko sobrang sinishare doon, promise, na helpful para sa inyo. Gusto ko sanang panoorin nyo yan, tignan ninyo if it will help you. I know it will help you as a person, it will help you with your relationship, even with especially sa mga tao that you care about, it will help you talaga, sobra. And that encouraged me, yung tong YouTube channel na to, encouraged me to do that, to create that and produce that. Dahil, una, nag-umpisa lang yan, pinagbigyan ko yung ilang mga listeners na who would want to have a concise or gist of yung mga topics na pinag-uusapan ko in my radio programs. Sige na, andun na. Nilalagay ko, I have more than, so far, mga more than 50 na mga videos. Anyway, hanapin niyo po ako ha, Princess Javier Castro sa YouTube. Yan ang yan ang aking gift sa inyo kasi forever na yan, forever na siya talaga. Forever na siya talaga. Wala nang burahan yan, oo.
remember, you are greatly loved and all is well in this world. Ito po si Miss P, Princess Javier Castro. Para sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Bye.